sanang samantalahin ang pagkakataong ito upang ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hindi lamang sa 3 taon ng matapat ninyong pagsubaybay, gayon na rin sa tiwala at suportang ipinagkaloob ninyo sa Maalaala Mo Kaya The Movie. Ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng karangalan at papuring aming tinanggap. Ang tagumpay na ito ay tagumpay nating lahat. Muli ang aming pagbati at pasasalamat. At samahan po ninyo kami ngayong gabi sa isa na namang natatanging pagtatanghal. Ito ay ang liham kasaysayan ni Benita ng Mindoro. Tunghayan po natin. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamali. Dear Charo, itago niyo na lang ako sa pangalang Benita. Ako ay isang retired public school principal dito sa aming lalawigan. 53 anyos ako noon nang mabiyuda. Naiwan akong malungkot at nag-iisa, kaya't nagdesisyon ang panganay kong si Alma na pagbakasyonin ako sa Maynila. Shock lang kayo. Mabuti pa, magpahinga muna kayo. Dumiretso na kayo sa kwarto at tulugan nyo, ha? Ludi! Ludi! Ano po yan, sir? Okay, sumama mo mamang sa kwarto niya. Pagkatapos, kunin mo lahat ang gamit sa kotse. Ikaw lang bahala, ha? Yes, sir. Doon po sa itaas ng kwarto niya, ma'am. Sige, anak. Kunin ba? Dahan-dahan doon pagkasangkapan ko, ha? Huwag mo ibagsak. May mababasag doon. Yes, ma'am. Mahirap na. Ingat ang mga gamit, ha? Sabi ko naman sa'yo, sabayan mo lang siya magbakasyon eh. Palagi ako wala dito. Di mabubor lang yan. Joel, alam mo naman hindi siya pwede dun sa bahay, ano? Hindi sila magkakasundo ni Joey. Inawa mo na ng mga alibay yung pag-aaway niyo. Hindi niya talaga naman eh. Ngayon parati na nga kami nag-aaway, ano? Dalas-dalas. Ayaw mo nung magkakaroon ng yaya ang anak mo. At least doon mag-enjoy siya sa apo niya. Ay naku, Joel. Kaya nagpunta si Mama dito para magbakasyon. Pagkatapos gagawin ko lang siya yaya ni Warren. Ano ka ba naman? Maawa ka naman sa matanda, no? Ang sabihin mo, kaya ayaw mo ang mamang nando sa bahay mo dahil mabubuo ka, palagi ka sa sosyalan, ha? Look, kahit na anong gawin mo, dito pa rin titira si Mama. Kasi mas gusto naman niya dito kaysa sa amin. And besides, brother, ikaw ang paborito niyang anak, hindi ba? Di ko mag-alaga sa kanya. Sige na, alis na ako.
morning, Mama. Ayan. Magawa akong langgonisa. Okay to. Imiss ko na yung humit ang gulisa niya. Oo. Gusto mo naman ang halian? Paghahain na kita? Yeah, mamaya na ako. Pusin ko na maglinis ako. Okay. Ludi? Yes, ma'am? Kung kabalo kong langgonisa sa mesa, baka ilangaw. Ay, naku, may takit na po. Okay. Ano na naman to? Bakit inalis ito? Talagang pinaskil ko ito sa harap na bahay. At alam mo ba, ang bala ko, magtitinda ako para akong may magawa. At maglalako ako ng merienda at kakanin sa labas. Maglalagay akong malaking lamesa. Alam mo, mabenta yun dahil maraming bata at mga utusan lalabas tuwing hapon. Oh, bigyan mo naman ako kahihiyan. Kahihiyan? Bakit? Masama bang magtitinda? Hindi naman ho. Kaya lang, wala tayo sa probinsya. Doon, kahit nung gusto nyo ibenta, pwede. Dito, village ho to. Saka isa pa, meron ako dumadating ng mga kaibigan eh. Nakakahiya naman ho sa kanila. Ah, ganun ba? Eh, hindi ko kasi iniisip yun eh. Hindi ko naman alam na mamasamain mo. Eh, gusto ko lang kasi para may magawa ko. Ma'am, nagpunta naman kayo dito para magbakasyon, di ba? Hindi para magtinda. Saka isa pa alam dito sa neighborhood na binata nakatira sa bahay. Pagkatapos magtitinda tayo ng langgonisa. Ah, kaya naman ho. Magpahinga lang kayo, okay? Ha? Ludi! Ludi! Tulungan mo ang mamang dito. Titinda ako na ganisa. Sige na, susunod. Ludi! Ludi! Sandali lang mo, sir. Andiyan ka na pala. Halika na, kumain ka na. Ah, di ba rin naman, late na ako. So, sinan akong breakfast. Paboritong pagkain na hinanda ako sa'yo. Halika na, kahit konti. Di ba rin naman, late na talaga ako, ha? Sandali lang. Nagmamadali ako. Ludi! Ludi! Ano po yun, sir? Nawawala yung mga papeles ko. Nasa table. Nasa na. Hindi ba sabi ko sa'yo, huwag na huwag mong gagalawin mga gamit sa table? Eh, hindi ko naman po pinakikialaman yun, sir, eh. Eh, sino? Ikaw lang nagbabanti sa taas. Hindi ko po alam. Anak, hindi mo alam? Akong nag-ayos, eh. Kasi ang gulo. Kaya naman pala akong nagkakanda hilo-hilo, hakanap mga papeles ko, mang, eh. Huwag niyong gagalawin yun dahil yun alam ko kung saan nakalagay. Kahit magulo yun, okay lang. Ang gulo-gulo kasi, anak, eh. Hayaan niyo na, bahay ko naman to, eh. Pasensya ka na. Eh, alin magpapeles doon yung baka na doon sa drawer ng table mo? Ha? Di bali na. Papagawa na ako ng bagong printout, okay? Ito talaga ako. Bye. Nahirapan akong mag-adjust, Charo. Dati kasi, ako ang nagpapatakbo ng lahat sa sarili kong bahay. Siguro nga ay nakalimutan ko ring bahay na ito ni Joel at hindi na siya bata gaya ng iniisip ko. Hindi ko naman akalain sobra ko na palang napanghimasukan ang pribado niyang buhay.
Joel? Ah, pasensya ka. Pasensya ka na. Akala ko may ibang taong nakapasok eh. Ah! Ah! Ma'am, si... si Kelly. Good evening po, ma'am. Ah. Meron na siyang dinadala ng papeles. Nasaan na yung mga papeles nga pala, Jeffrey? Anong papeles? Mga papeles na kukunin ko. Ay, yung papeles? Ito. Mauna na ho ako. Si Anna, I'll go ahead. Okay. Ito na tayo. Aga kayong dumating, iniihintay ko lang ho kayo eh. Ginagawa ko ang bis sa labas, ba't hindi ka nakapambag? Sir, pinalayas na ho ako ng mamang ninyo eh. Ano? Nahihiya lang ho ako umalis nang hindi nakakapagpaalam sa inyo. Ano naman ang nangyari dito? Ba't nalito ka pa? Umalis ka na! Ma'am, ano naman ito nangyari dito? Eh, ayaw makinig sa akin eh. Akala mo kung sino, may pinapagawa ko, ang bagal-bagal. Wala namang ginagawa kundi manood ng TV sa loob ng bahay. Hindi naman po, ma'am eh. Anong hindi? Sumasagot-sagot ka pa. Naku, anak. Paalisin mo na yun. Umaabuso na yan. Ma'am, hindi pwede umalis si Ludy. At bakit hindi? Kaya ko naman mga gawain sa loob ng bahay kahit walang katulong. Kaya paalisin mo na yan. Palayasin mo na yan. Walang aalis dito. Ludy, bumalik ka sa kwarto mo. Sige na. Mas kinakabihan mo pang katulong kaysa sa akin? Ma'am, mahirap maganap ng katulong na mapapagkatiwalaan. At isa pa, 3 taon na ninilbihan niya sa akin si Ludy. Para 3 taon lang? Ako na ina mo, na mula ba sa pagkabata, inalagaan na kita? Mas kinakampihan mo pa yung katulong? Hindi naman sa kinakampihan ko si Ludy, Mang. Saka alam ko naman, mahina ulo talaga niya si Ludy eh. Kung matalino ba yung nakapag-aral, papasok mo na katulong yan. Ah, ako pang mali, ako pang mali! Porkit matanda na ako, hindi ka nakikinig sa akin? Sundo. Ma, sawa-sawa na ako. Ayoko na. Anong katwira mo? Anong akala mo sa pag-aasawa? Parang laro? Na kapag nainis ka, ayaw kong basta? Isipin mo manggagawin mo. Ma, kaya nga ako nakikipaghiwalay dahil nakapag-isip na ako. Ayoko na, hindi ko na kayang sikmurahin pa bababae ni Joey. Mami, hindi pa po tayo uuwi? Hindi pa, anak. Dito muna tayo. Gusto ko na makita ang daddy. Yeah. Warren. Gusto ko na makita. Please lang. Makinig ka sa mami. Huwag matigas ako. Gusto ko makita si daddy. Sige na, mami. Gusto Warren, magagalit ang mami, ha? Gusto ko na makita si daddy. Ano ba?
Ginagalit mo ba talaga ako? Sinabi ko sa'yo, sinabi ko sa'yo, dito lang tayo, naintindihan mo, ha? Ha? Now you go up. You go up? Ano ba? You go up! Bakit ba sinasaktan na bata, ha? Mabuti ba? Pabayaan niyo ako? Ano pabayaan? Pabayaan niyo ako? Ha? Ano pabayaan, ha? Mali mga ginagawa mo, pinapalo mo yung bata. Ma'am, ako din naman pinapalo niyo ako ng bata. Ako dinidisiplina ko na yung anak ko. Sinusumpatan mo ba ako? Hindi ko kayo sinusumpatan sa akin at pabayaan niyo ako. Tama na! Tama na sabi! Pinatawisap ng bata! Limang, dito natin. Dito tayo. Tuluyan nang nakipaghiwalay si Alma sa kanyang asawa, Charo. Nakaraan ng ilang linggo, nakahanap siya ng trabaho sa isang resort hotel sa Tagaytay. Naiwan ang apo ko sa aming poder na labis kong ikinasiya. Natahimik rin si Joel dahil si Warren ang siya kong pinagkaabalahan. Lingid sa aking kaalaman, ang bata pa lang ito ang siyang mag-uugnay sa akin at sa isang bagong kaibigan. Magsorry ka. Eh, pasensya na po kayo. Kasi dumaan pa po kayo dyan eh. Nakita niyo naman po naglalaro pa kami. Shhh! Ako talaga, oh. Masyado ang pili ang batang yan, ha? Oo nga eh. Apo niyo? Oo. Parang ngayon ko lang yan nakita dito. Anak ko si Joel. Nagbabakasyon lang ako dito eh. Kayo ang mother ni Joel? Oo. At siya nga pala ako si Jose Arellano. Ay. Diyan ako katera sa kabila. Magkapit bahay lang tayo. Oo. Ako nga pala si Benita. Ah. Pasensya ka na ha? Wala ka naman to. Nabasa ka. Hindi, okay lang. Okay. Sige. Mare, halika na. Ito. Tama na anak. Tama na. Okay. Saan ang chinelas mo? Warren? Judy? Nakita mo ba si Warren? Kanina ko pa siya hinahanap eh. Ay naku, nandun ho. Kina Mr. Arellano. Sabi niya sa akin na maglalaro sila eh. Ang batang ka talaga. Oh, handa mong merienda. Babalik kami agad. Yes, ma'am. Yan. Warren! Warren! Nandito ka na naman? Nakakayagay. Mr. Arellano eh. Lola, tingnan niyo. Tinuturoan ako ni Lolo Jose magbike. Lolo Jose, pinatatanda mo naman ako eh. Diba sabi ko sa'yo, huwag mo akong tatawagin Lolo Jose. Dito, Jose na lang. Paano ko kayo tatawagin dito? Ay, mas matanda pa po kayo sa lola ko. Diba naman? Diba, totoo naman yung sinasabi niya. Eh, Lolo Jose, nagugutom na po ako. Hindi niyo pa po ba ako bibigyan ng pagkain? Wala na kakaya. Sa bahay na tayo kumain. Ayoko po, Lola. Gusto ko po dito. Oo, oh, sige. Meron akong pinahandang merienda para sa'yo. Ha? Tara, kain tayo. Yay! Pasok, dali. Yan. Pasensya ka na. Wala nga naman yan. Pumasok na rin kayo para makapag na rin. Tara. Nakakaya eh. Hindi. Oh.
pipiliin mo ang pipiliway mo! Kaya! Ay, nako. May asahan mo pala yung keling yun. Sa dami-dami ng babae dito sa mundo, doon ka pa sa may asawa nakipagrelasyon. Huwag naman, huwag yun ako sermonan. Anong gusto mo? Antayin kung mapatay ka doon sa lalaki yun? Oo, inyo naman. Takot lang nung patayin ako. Ay, nako. Kahit anong sabihin mo, wala ka sa katwiran. Masama yung makiapit sa asawa ng iba. Siya nawa. Ma'am, mabuti pa matulog na kayo, ha? Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nangangako sa akin iwasan mo yung babae yun. Ako na akong bahala. Matanda na ako. Alam ko na ang ginagawa ko. Hindi yan ang dahilan. Pareho kayo ng kapatid mo. Wala kayong bukang bibig, kundi matanda na kayo, may sarili kayong isip. Kahit mali ang ginagawa nyo. Ang pwede ho ba, huwag nyo napakalaman ang buhay ko. Meron na akong sariling desisyon. Kaya ko na magdesisyon ng sarili ko. Ang hirap sa'yo eh. Ganyan ka talaga. Gusto nyo huwag ko kayong pakialaman. Ha? Mabuti pa siguro umuwi na ako sa probinsya. Para hindi ko kayo makita. Nandito nga ako. Wala naman akong silbi. Hindi ko kayo mapagsabihan. Ma'am, kapag kailangan kong payan nyo, lalapitan ko kayo. Sige na ako, matulog na kayo. Maga pa ako bukas na. Salima, ha? Salima, ha? Sige, laro ka na lang, ha? Hindi na kaya. Pagod na ako. Opo. Laro ka lang dyan. Oh, Benita. Bakit hindi ka nakikisali sa amin ngayon, ha? Eh, problema ka ba? Kanina ka pa. Walang kakibuk-dibu, ha? Kung ako may problema kay, pwede naman ako makatulong. May iniisip lang ako eh. So, hindi ako nagkakamali. Siguro, nagkakatampuhan kayo ng anak mo. Ano? Ba't mo naman nasabi yun? Alam ko yung mga tampon-tampon ng mga magulang. Eh, ako eh, hindi ko na itatanong eh. May mga anak din. May anak ka rin? Oo, tatlo. Pero may mga kanya-kanya na silang buhay. Eh, kanya-kanya na silang pamilya. Alam mo, nung bago-bago pa lang akong nabibiyudo, malipat-lipat ako sa kanilang mga bahay. Kaso, nagsawa din ako. Dahil sa nararamdaman kong hindi nila ako masikaso at wala na akong lugar sa mga buhay nila. Ano ba ang trabaho mo? Sa construction business. Pero ibinigay ko na yun sa mga anak ko at sila napapatakbo na. Minsan-minsan, pinapasala ko na lamang sila sa mga opisina nila. Alam mo, masyado akong napapagod sa ganyang klaseng trabaho. Eh, ako naman, dating school principal sa aming probinsya. 4 na taon na akong retired. Kamamatay lang ng asawa ko noong Pebrero. Kaya nandito ako para magbakasyon. Alam mo, tama ka. Mahirap pala makipisan sa anak na may sariling buhay. Lalo na pag matigas ang ulo. Hindi mo mapagsabihan. Dapat tanggapin na lang natin na sila ay may kanya-kanya ng buhay. Nakakalungkot pa lang tumanda, no? Oh, lalo na kung ito nag-iisa. Palagay ang loob ko kay Jose Charo. Naging malapit silang dalawa ni Warren, kaya't napadalas ang pagbisita niya sa amin. Natuwa naman ako at may kaedad ako at kaibigan na nakakausap na ay nakakaunawa pa. Hanggang isang araw. Paano pag-aaral ni Warren, ha? Paano? Ita-transfer ko na lang siya
ka doon. Talino na yung bata eh. Madali yung makakahabol. Madali yung... Baka magwala ang bata pag nalaman niyang hindi kayo uwi doon sa daddy niya. Bahala na. Bahala na, bahala na! Kaya nagkalokolokong buhay mo dyan, bahala na! Ma, ano ba? Ano ba naman ang gusto nyo? Imbis na suportahan nyo ako, parati nyo nila ako dinidepress. Mula pa nung bata ako, ganyan na! Ano ba ang gusto nyo mangyari sa akin? Mapariwara ako dahil hiwalay ako sa asawa ko, ganun ba? Natatakot kasi ako. Baka hindi mo kaya. Kahit anong mangyari, kakayanin ko. Ang hinihingi ko lang naman, suportahan niyo ako sa desisyon ko. Yun lang. Magpapakabait ka, ha? Sumunod ka sa mami mo para hindi ka mapalo. Opo. Lola, mamimiss ko po kayo. Kaya lang, gusto ko na makita ang daddy ko eh. Alam po kay Lolo kasi naumalis na po ako. Magbababay niya na po ako sa kanya ngayon eh. Kaso wala po siya. Di bali, sabihin ko kay Lolo sa inyo na nagpapaalam ka. Magpapakabait ka, ha? Opo. Nagalaw po kayo minsan dito, ha? Oo. Ano man to? Ikaw pa. Siyempre, may miss ka namin. Lagi-lagi ka ngayon palagi. Ikaw sabihin sa akin. Alaga ang mami mo, ha? Apo. Huwag mo siya kukulitin, ha? Apo. Ikaw bata. Bye! Tawag ko po. Ingat ka mong maneho, ha? Ingat. Oo, salamat. Sige. Ingat lang kayo. Ingat lang! Huminto ang mundo ko sa pag-alis ni Warren Sharon. Hinanap-hanap ko ang gulo at ingay sa loob ng bahay. Naalala ko tuloy noong kamamatay pa lang ng aking asawa. Malungkot na naman ako at nag-iisa. Isang gabi, Ludy, tignan mo nga kung sino. Yes, ma'am. Ay, kayo pala, Mr. Arellano. Magandang gabi ho. Sandali lang po sabihin ko kay ma'am na nandito kayo. Ma'am! Si Mr. Arellano nandyan. Ha? Oho! Ay, Jose. Magandang gabi sa'yo, Benita. Si Warren, nandiyan ba? Kasi, bibigay ko sana doon sa Ranggola ng tagal ko nang pinangako sa kanya. Kaso, ngayon ko lang nabili. Eh, wala si Warren. Kinuha ng mami niya. Dala sa Tagaytay. Eh, magpaalam sana siya sa'yo eh. Wala ka. Ganun ba? Kaya pala hindi ko siya nakikita noong mga huling araw. Alam mo, mamimiss ko ang bata yun. Ikaw, kamusta? Ito, malungkot. Walang apo ko eh. Mabuti na padalaw ka. Halika, tuloy ka. Upo ka.
Hindi ka na yata lumalabas. Ah, eh, kasi wala na ditong apo ko eh. Siya yung mahilig sa labas. Sinasamahan ko lang siya. Alam mo, hindi masyado maganda yung lagi kang nakakulong sa bahay. Nakakapagod. bakit hindi tayo lumabas minsan? Kakain sa labas, tapos kukwentuhan. Saan naman tayo pupunta? Siguradong hindi ka pa naililibot ng gusto ni Joel sa Maynila. No? Maraming mapupuntahan eh. Akong bahala. O sige. Kaya lang, ihatid mo ko kaagad. May... May curfew ka ba? Nag-enjoy kami ni Jose at Charo. Ang minsang iyon ay naulit pa sa maraming pagkakataon. Doon ko siya lubos na nakilala. Mabait si Jose, maunawain at masayahin tao. Hindi ako makapaniwala, Charo, na sa edad kong iyon ay muli akong mai-inlove. Sa kasamaang palad, hindi ito ikinatuwa ng lahat. Galing, gabing-gabi na. Kanya pa ako naghihintay dito eh. Ah, namasyal kami ni Jose. Tapos, nanood kami yung play sa CCP. Tapos kumain kami. Eh, lagi-lagi nyo na ginagawa yan eh. Tigil-tigilan nyo nga yung pagpapagabi sa labas. Nag-aalala ko sa inyo eh. Kasi pa, dahil ko nang ginagawa, nalagdagan nyo pa yung problema ko. At sinasabi ko ba sa'yo yung antayin mo ko? Basta huwag na kayo magpapagabi uli. Nagsasabihan mo ba ako? Hindi, hindi naman ako. Kaya lang, delikado sa labas eh. Lalo sa mga katulad nyo. Katulad kong matanda na. Joselito, matanda na nga ako, pero hindi pa ako uugod-ugod. Kaya ko pang sarili ko. Excuse me oh. Po, ma'am. Sige. Ano, kompleto na ba? Opo, ma'am. Ang dami-dami naman nating handa. Ano po bang okasyon? Basta. Baka si senyorita mo na yun. Sige, buksan mo, Ludi. Opo. Oh, mamang. Ay, good evening po. Nasa kusina po. Wow! Ang dami pagkain, ah. It's my birthday. May bisita tayo, mamaya. Sinong bisita natin? Si Jose, kinumbida akong kumain sa atin dito.
Ay, ang juice. Ah, yung inumin mo. Ah, ihanda ko. Joel, napakasarap talaga magluto ng mamang mo. Jose, sabihin mo lang gusto mo sabihin sa anak ko. Sige na. Ngayon na ba? Oo. Joel, anak, may gusto sanang sabihin si Jose sa iyo, importante. Oo. Ano yun? Alam mo, Joel, matagal-tagal na rin namin napag-isipan to ng mamang mo. Sana ayaw na namin ituloy kanya lang. Baka magalit yung nandun sa taas. Gusto namin magsama na, kaya magpapakasal na kami. Hindi pwede. Joel, nagmamahalang kami ni Jose. Kukunti na lang paano ang ilalagay ko dito sa mundo. Kahit papano, gusto ko namang lumigaya ang natitira kong panahon. Eh kung di ako pumayag? Hindi ko hinihingi ang pagpayag mo. Pinaalam ko lang sa'yo. Mang, hindi ba kayo nahihiya? Ang tanda-tanda niyo na. Anong sasabihin ng mga kapitbahay natin? Kung kailan kayo nagka-edad, doon pa kayo kumirengkeng? Buhay ko, inuupol ko para sa inyo. Kinalimutan ko ang sarili ko para pagsilbihan ang papa mo at kayong magkapatid. Ngayon wala ng papa. At may sarili na kayong buhay. Gusto ko namang lumigaya. Wala kang karapatang magdamot. Yung mga gusto niya? Gusto niya magpakasal? Sige, pakasal kayo! Oh, wala namang pakialam eh. Pero ako, hindi na magbabago desisyon ko. Sobra akong nasaktan, Sharo. Bakit si Joel pa? Ayokong mamili dahil pareho ko silang mahal ni Jose, subalit kinailangan. Nagdesisyon akong huwag munang makipagkita kay Jose. Hindi ko matitiis na mapalayo ang loob ng sarili kong anak. Mabigat sa dibdib ang naging kapalit nito. Saan ko na ang buhay ko? Hindi ko pa rin humaintindihan. Matatanda na kami. Alam ko yon. Pero
Hindi pa ako ugod-ugod. Malakas pa ako. Kaya ko pang pangalagaan ang mamang mo. Eh, hindi niyo pa rin ako nakukumbisa sa mga sinasabi niyo eh. Unang-una, ilang linggo pa lang kayo nagkakilala. At kayo na rin nagsabi, matanda na kayo. Paano? Ang katawang panlabas at isipan ng tao, pwedeng tumanda. Pero ang puso, hindi. Walang nakikilalang edad ang pag-ibig. Dapat ka pang matuwa dahil sa magkakaroon ng pagkakataong lumigaya ang mama mo sa mga natitira niyang huling araw. Mr. Aliano, alam ko mabuti kayong tao. Isa lang pong hiling ko sa inyo. Sana po ay huwag niyong sasaktan, lalokoy ng mama mo. Dahil mahal na mahal ko namin siya. Joel, hindi ko magagawang sakta ng mama mo. Mahal ko siya at mamahalin hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Kapatid, tayo ay narito ngayong lahat upang saksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawang kapatid natin na sina Benita at Jose. Hilingin natin sa ating Panginoon na sila ay basbasan ng masaganang buhay at bigyan ng malulusog na katawan sa kanilang pag-iisang dibdib. Panalangin natin sa ating Panginoon na silang dalawa ay mabuhay ng tapat sa isa't isa at magsama habang buhay sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at kahikahusan hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. You may now kiss the bride. Yata ang pinakamaligayang babae ng mga sandaling iyon. Hindi ako nagkamali kay Jose Charo. Hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Si Joel ay nakapag-asawa na at ngayon ay may tatlo ng anak. Si Alma at Warren naman ay naninirahan na sa Baguio kung saan mayroon silang naipundar na negosyo. Kapag may okasyon, sinisikap naming magkasama-sama bilang isang pamilya. Ang pagtanda pala ay maaari ring maging masaya. Hanggat ang tao ay nagmamahal at minamahal, patuloy pa ring magkakakulay ang buhay. Gumagalang, Benita. Malugod ko po kayong inaanyayahan sa pagbubukas ng Maalaala Mo Kaya Year 4. Magsisimula sa susunod na Miyerkules, apat na espesyal na episodes ang aming ihahandog sa inyong lahat. Sana ay kagiliwan ninyo at patuloy na kapulutan ng aral ang aming bawat pagtatanghal. Magandang gabi po.
Thank you.